ito pong ating guidelines for senior citizens and immunocompromised individuals. Ito po ay na ipag-usapan na natin with our all experts. We had a meeting Thursday night with them and atin lang pong fina-finalize ang guidelines. Now, the major difference, ito pong sa ating senior citizens at saka sa immunocompromised, tinitignan ho natin kasi it is medically indicated. Kailangan po pag immunocompromised, it's going to be called a third dose. Although pareho po natin ibibigay yung choice ng homologous or heterologous para sa kanila. So we will be issuing out these guidelines in the coming days para po sa information ng public.